missionaries were disbanded. Pero kung kunin ko isang problema na talata, beginning from verse 19, when we, and this will be the center of our discussion today, this morning. Mahalaga ito mga kapatid, sapagkat pagkatapos ng pagkabuhay ng matuwid ng ating Panginoon sa Kristo, ay ipinakita po sa atin ang kanyang ginawa. Hindi pa po siya pagkat sa langit, tapos ay nanatili pa po siya sa lupa ng 40 days. Anong kanyang ginawa doon? Anong kanyang binigyan ng pansin? Nanais ko din na ninyo, mga kapatid, sapagkat mahalaga ito sa atin. Mahalaga ito sa inyo. Mahalaga ito sa akin. At itong isa sa napaka-importanting kalagayan na dapat natin maunawahan bilang mga mananampalataya. Madali sa Panginoon sa Kristo na pagkatapos ng mabuhay sa mga namaguli sa mga patay, umakit ka sa langit. That's very easy for him to do. Kaya ano bang pakialan sana niya kung siya ay nabuhay na magumi at umakyat sa langit? If the Father would decide that way, then Jesus might have been in heaven without going through such kind of meeting again, declaring again, meeting again with the people for 40 days. Pero ano ba ang purpose? Ano ba ang dahilan? Bakit kailangan si Jesus? Pagkatapos sa mabuhay na mabuli, kailangan pa niyang makipagtagpo. Bakit kailangan pa niyang harapin ang mga lagat? Bakit kailangan pa niyang pumunta noon sa tao? What's the very purpose? At ito ang direksyon na nais kong dalhin sa inyo. Nagdiwang tayo ng pagkabuhay ng mabuli, kailangan mo unawahan natin bakit kailangan ang Panginoon Jesus ay manatili pa ng mga ilang araw. Bakit kailangan niya magpakita pa? Bakit kailangan naroon pa siya sa mga alagad? Bakit kailangan pang masaksihan nila ang presensya ni Jesus? What is the very meaning of his appearance? What is the meaning of showing again to the disciples? Meron po tayong tatlong dahilan. At ang tatlong dahilan ito, ito rin nag-iiwan ng Panginoon sa atin. Nakakalimutan natin mga kapatid kung bakit naguguluhan ang ating mga buhay, kung bakit tayo po ay wala sa tamang daan ng ating mga buhay, simply because we have forgotten these three important directions after the resurrection. Yung tatlong direksyon nito, kung atin naman natitignan mga kapatid, life is so beautiful. Life is so good. Life is so wonderful. Ang problema lang natin, pagkabuhay ng magbuli ni Jesus, at ang alam natin na makikip na sa langit, bye-bye. See you next week, celebrating the Holy Week. But we have forgotten this important part in life. Tatlong direksyon, tatlong bahagi ito ng buhay na kailangan po natin maranasan. Una, yung papapakita ni Jesus, mga kapatid, sa kanila, ang sabi mo ng teksto ng mga minamahal, sumain niyo ang kapayapaan. At pagkasabi nito sa talatang 20, ipinakita niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang kahiliran. Yun mga kamay, pinakita yung mga butas. Yung kahiliran, pinakita mo yung hiwa na tinamaan ng siba. At ang sabi po ng teksto, tuwan-tuwa ang mga alaga.
nang makita ang Panginoon. Nais ako kayo tawagan ng pansin, mga kapatid, ano? Ang sabi ni Jesus, kung siya'y nagpakita, sumayin niyo ang kapayapaan. Peace be with you. At pagkatapos, ipinakita ang mga palad, butas. At pagkatapos, ipinakita ang tagiliran na mayroong tama ng sila. At kaya koneksyon po, papakita na yan, ano? Ng butas. Ang di ko lang naintindihan doon sa puto, mga nagpapapako, pero hindi naman butas, ano? After few weeks, eh, sarado na uli yung, ano tawag dito, yung sugat. Pero si Jesus, ibang klase, yung butas, na natiling butas, hindi mo natinubog. Now, hindi ko nabibigyan ng pansin theologically bakit ito ay butas. But the point here is that when Jesus appeared to the disciples, He showed kaya yung kanyang mga kamay at yung kanyang kagaliran, parang naglayabang, ano, kaya ka ninyo? Ha? Kaya ba ninyo yan? Butas. Ang kagaliran, may hiwa, hindi naghilumig. Alam mo rin niya, yung hiwa na yan ay na-open pa ng kaunti that you can see some portion of the flesh. Pagkatapos, sumayin niyo ang kapayapaan. Paano sinubo ako ng Ama, gayon din man sinusubo ko kayo. At pagkatapos sila hinihan, bakit kaya may paghina, no? Hinihan. At sinabi niya, tanggapin niyo ang Espiritu Santo. Ngayon, tatlo yung nangyari. Ang unang pangyayari, mga kapatid, the appearance of Jesus and the resurrection story would give us an understanding that Jesus is giving us peace. Na si Jesus sa kanyang pagpapakita, ang kanyang ibinibigay ay kapayapaan. Kapatid, napakagandang tingnan yung kapayapaan. Pinapamit dito, ang sabi ni Jesus dito, sumainyo ang kapayapaan. And it was mentioned twice. Alam niyo kung bakit kapayapaan ang unang binanggit ni Jesus. At muli niyang binanggit, sumainyo ang kapayapaan. Pandaan po natin mga kapatid, ang mga alagad mag-uho ka na ang isip, they will be bewildered because of the loss of their master. Saan sila natatakot? Hindi lamang yung si Jesus ay namatay, kundi natatakot din yung sila na sila may usigi ng mga Romano mga sundalo. At sa kanilang pagiging disipulo, sila may natatakot kung ano ang kanilang gagawin pagkatapos. Sa madaling salita, lahat ng klase ng pagkatakot na sa kanila. At ang dahilan bakit si Jesus ay nagpakita para alisin ang pagkatakot, alisin ang kagulumihanan, alisin ang lahat ng mga kalimbangan. You see, church, the appearance of Jesus is for us, you and me, to receive peace. Para na sa ganun, yung pong nakaalimbangan ngayon, alisin po yan. Yun pong natatakot ngayon dahil may problema kang pinagtatakalan. Jesus is now telling you, peace be with you. Do not be afraid. Peace be with you. Lahat po ng mga mayroong masasakit na damdamin, mayroong mga bagay na hindi po maunawaan, the appearance of Jesus is giving us peace. And the second point of the peace is that the appearance of Jesus' presence is in fact peace.
Yun ang pagdating niya roon ay kapayapaan na mismo. The presence of God is already peace. And what does it mean to you and me? When Jesus' presence is in your life, is in my life, there is peace. Ano yung problema, kapatid? Ang kapayapaan na inaanan natin, kapayapaan na walang gulo, kapayapaan na walang problema. Eh kapatid, simple lang. Kung gusto ninyo ng kapayapaan na walang gulo, wala akong iniisip, alam niyo po kung saan ang best place? Alam niyo po yun? Tutunan ko sa inyo. Sino ang dito ang ayaw ng kaguluhan? Ayan, sige. Tama po yan. Sino sa inyo ayaw ng problema? Ayan, ganda po yan. Sino ang ayaw ng nakita ang nagiging problema? Kung ang misis niya problema. Kung ang misis niya problema. Oh, simple yan ang mga kapatid. The best place for you to have complete peace is rest in peace.